after naman ng mga previous nating exhibits na nakita, pupunta naman tayo sa SciMath Club. So ayan, again, hello kang Harodan Aliado. Hello kang Harodan. So ito po yung mga magpulong students ng Turquoise. Ayan, proud na proud po sila. So ayan, i-montage ko na lang. I-montage ko na lang ulit. Mandito ka na. Okay, so we got again students from Aquamarine. Hindi natin sila makita, pero ayan. Zoom mo. Ayan na, ayan na. Okay, so papasok na nga tayo kasi ito, one of a kind siya kasi from glimpse outside, talaga para siyang maze. So, imumontage ko na lang. Ang mahalaga kasi ang mga, ano ba yan? Ang mahalaga kasi is yung mga projects ng mga students, hindi ang aking mukha. Kaya, ayan, imumontage. Ayan. So, from the outside, ito talaga ang makikita. So, makikita nyo, maze talaga siya. And, it's great that some students are showing or introducing and explaining the projects of their clubs. So here we got the plant cell. So ito yung 3D model siya ng plant cell. Then, ang mga nasa taas naman habang hinihintay natin na matapos mag-explain yun is mga saranggola, right? Yes, kite. Ayan. So, hinang nila or pinitin nila sa wall ang mga yun. Hindi ko alam kung projects din siya, pero ayan, makikita natin. So, in here, so, ayan, ang sabi niya doon is welcome. Ayan. So, medyo crowded kasi kaya maingay. Pagpasensya nyo na lang. Mag-focus na lang kayo sa aking voice. So, welcome. So, makikita natin doon is mga officers, of course, and their science and math advisors. So, kindly explain nga Rod, char. Okay, ayan. Genetically modified organism or known as GMO. Yung genetic material po has been altered through the process of genetic engineering. And as we all know, genetic engineering uses different technologies in order for the living organisms such as plants, animals, and foods. So some example of this is the coca lime, ma'am. Okay, coco lime. Coco lime kasi po, okay, it is the combination of coconut. Ah, and lime. Ah, okay. For animals naman po, are you familiar with the dali na sheep? Yes. Siya po yung unang animal in process with GMO. Okay, dali. Yung food po naman, you are still doing an comprehension. Yes. Kasi po, alam naman natin na Napalaki. Ah, okay. GMO. So, yun pala ang explanation. Then, ito yung mga, I think this is clay. Yes, clay. Ayan, mga model siya ng mga fruits, vegetables, and ayan, yung sabi nga ni Mr. Gabion is ang coco lime. Ayan, ito yung coconut and lime. Thank you.
lockdown sila. So ayan, makikita natin siya kung naka-lockdown talaga para ma-feel siguro nila yung essence ng pagiging scientist. At wala nang ito, meron silang isang officer nito na nag-e-explain. So ayan, reproductive system, sabi niyo dito. Tapos meron din siya yung reproductive system din. Then again, more projects. Fallopian tube, ayan, sa taas. Fallopian tube, ovary, uterus, of course, meron din silang mga ganitong mga projects. So, here naman, nakikita natin. Ecosystem diorama. So, diorama pala yung mga ito. So, ayan, nandun si Nemo, nakita natin. Ayan, yung lingwad. Ayan, harap natin si Nemo. Then, mga, si ano mo yung sea urchin. Then, meron din pala sa baba. Ano sabi dito? Ano? Sabi, you're a fool. Smoking is cool. Tama nga naman. More dioramas here. So, by the way, itong room pala na ginamit nila is a science room talaga. Laboratory room. So, ayan. Set parts, cell wall, plant cell, animal cell. Ayan. So, ganito po. This is also a diorama. So, plant cell. So, here again, ito na mag-ulit tayo dito. Ayan. Female reproductive, male reproductive system. So, in here naman, while there, they got reproductive system, of course, we also have circulatory system and respiratory system. So, ayan. Ito yung mga brochure na ginawa ng mga students. So, napakaganda. Talagang hindi lang pang sports, kundi pati rin sa mga science quiz, math quiz. So, matatawag naman natin ang mga BJCs is also math wizards and science wizards. So, ito very golden siya with all the wires here. So, ano nga ba to? Of course, cell model. So, ayan naman ang cell model. Ayan, cell model din ang mga yan. So, in here, meron naman silang tarpaulin kasi nanalo sila as okay, so nanalo dito is yung Mr. Gabo naman niya. Then, makakabali yung doon sa and ML Martin. So, ayan, champion sila. Champion. Where? During the Pan-Ilocandia looking or held at MMMH and International Hospital Week. So, ayan sila. Ayan. Kanina, si ML Martin. Ayan. So, Pan-Ilocandia. Survey for si Ma'am Michelle and yan si Mr. Gabriel. Of course, meron pa pa rin. Ito talaga hindi nila mga sites yung talagang naglagay pa sila ng mga projects. So now we got endocrine system. So napakaraming projects na kita na talagang sagana sila sa projects ang mga science. So kanina biology. So ngayon naman, ano ba to? Physics. So after biology, we got physics. So pumunta na tayo ngayon sa physics part. So ito naman is mga poems na ang title is Beauty of Life. Ayan, mga line. So, ang science kasi talaga is napakaraming branches niya. So, ito, mga trivia na inilagay nila sa tela. So, science. If it's not for 1 second long, it would take about 12 minutes to run on the internet. 32 years about the father of modern physics. So again, light shines as value. Life without light is impossible. So again, light always is about the light of light. So, nag-explain sila. Ayan. Jack nakita. Ano, i-explain mo, Ms. Gabion. So, ito po yung, one of the properties of light for the diffraction. Pag isa ko niya kung siya, pag may hole yung bahay, tapos So, light talaga about light. Example po ng reflection. Okay, light kanina.
Reflection. Reflection mo, makikita mo lang yung image. Makikita ka naman. Sir Joseph J.J. Thompson. So, physicist na naman siya. Ayan. So, kanina biology. Then, we went to physics. Now, we got chemistry. Okay, chemistry naman ngayon. Okay, so I think chemist itong mga to. So, John Dalton. Periodic table. Scrapbook. Okay, ito naman is mga periodic table of elements. Diyos ko, ito yung mga sobrang hirap na i-memorize. Cash. Ayan, kite. Core. Cobalt and aluminum. Ayan. Sun. Ano yung meaning ng sun? The sulfur of nitrogen. Ayan siya. Ah, okay. Napakaganda naman pala ang ano to. Then we go to the modern periodic table of elements. Ayan, so i-memorize yan. After ng physics is, of course, pupunta na tayo sa math. Because math is life. Then we got Rene Descartes. Everything around you is mathematics. Yes, sabagay. Oo, tama naman. Then more kites. Ayan, pupunta na tayo sa pinakamatingi. Dahil matingi. Ayan, meron pala sila mga araw sa baba. Ayan, mga projects ulit yan. Ayan, so ayan mga ruler. Mga meter stick. Natin doon ang mga projects. Oh. Diba? So talaga nga naman, kapag tatanungin tayo kung anong use ng mga napaka-complicated na formula, still, math is everywhere. Math is life. Science is life. Ayan. So what animal do you see in the figure? Horse. Horse to na nakatayo. Char. Ayan. How many trapezium are in the figure? Ayoko na magbilang. Okay, hi everyone. Ups and downs of life. Okay, so slope naman yan, slope. So how many rectangles are in the figure? Ayan, talagang pinaghandaan mo naman talaga nito. Kasi may mga question pa. Ayan, so math, that is math. If a line is tangent to a circle, then it is perpendicular to the radius at the point of tangency. And many other arts. Ay, okay. Tumungin natin. Ah, naisip. Hala, wrong kayo. Nag-vlog ko on char. Ah, so meron pala silang, pa-test paper. May pa-test paper pala sila. Buti lang hindi ko kinuha. Ayan, may science tsaka math. So, hindi pala siya comments, sabad isipin. Meron pala silang pa-test. So, if you enter the maze, meron kang sasagutan na test. Parang test quiz about math and science, of course. So, ayan. Pupunta na tayo dito. Meron pa ba dito? Bakit wala? Char, pupunta na ka dito. Okay, earth science. After math, we go to earth science. Ayan, mga volcano. Volcano. So, sinasabi ko kanina, science laboratory siya. So, ayan, ito. Ayan.
ayan, so talagang science dito. Kaya talagang bagay na bagay ng science at exhibit dito. So lahat-lahat. Makikita natin doon, merong bullfrog. Frog, I think, yes. Ayan, space science. Ayan, so exhibit talaga nila. So lahat-lahat talaga is so dito. Makikita mo yung mga insekto dyan. So syempre, patay na sila. Ano na sila? Ayan, may pusa. But although, ayan, mga series circuit, parallel circuit. So, more volcanoes, pero, ayan, laboratory parabos ko. So, ayan. Ay, sa Shaolin, merong, sa Shaolin, may ba certificate, ha, after mo na, masagutan lahat, after mo masagutan lahat, is magbibigay para sila ng certificate, ayan, sa bongga, bonggahi. Marami silang fans. Marami silang fans, Kenneth. Char. Ayan, meron pa silang patarpulin dyan, try ko. Ay, pati ako may certificate. Ayan, bongga. Ayan, certificate of maze minder daw. Kahit wala akong sinagutan. Okay, thank you. Thank you, Kenneth. Ayan, thank you, Kenneth. Ayan, natapos na natin. Diyos ko, 22 minutes. Exit. Ay, saan ako lalabas? Ayan. Okay, yun ang ating base. Anyway, so ngayon, nandito naman tayo sa sa exhibit ng ETAT Club. So in here, of course, katulad ng previous exhibits, makikita natin ang mga projects ng mga students in their ETAT subject. So ito talaga ang pinaka or most awaited talaga na exhibit kasi nandito yung pinaka artistic na teacher here in BJC, and that is Mr. Steve. Hinihingal lang ako kasi sa nasa third floor kasi ito ETAT, unlike yung mga previous exhibits natin kanina, nasa 7th floor lang. So, ayan. Ayaw yung magpakita. Ayan, so i-montage ko na lang yung mga projects ng mga students. Ana, ayaw! Agkukuha ka mo lahat! Ayan, so dito tayo magsisimula. Ito, Mesopotamia, Egypt, I think. Sa 80 siya, sa Araling Panlipunan. Then we have, anong tawag dito sa project na to? Hindi ko alam, pero napakaganda niya ako, di ba? Nakakagawa sila ng mga ganito. Asia, Europa. Ayan, so 80 rin siya. So napakahaba hanggang dun sa baba. Okay, pupunta naman tayo. Ganun din, Asia at Europa. Sa 80 siya, 80. Ang 80, I think, is edukasyong pagpapakatao. Ba? Hindi ko alam, pero ayan ang alam ko. I mean, hindi ako sure, pero yun ang alam ko. So, yan. Ganun din. Asia. So, mag-start tayo sa mga nakadikit sa wall. Ayan, mga tarpaulin. So, Temple of Artemis. Temple of Artemis. Yan dun sa taas. Tapos, meron din tayong The Hanging Gardens of Babylon. So, Borobudur Temple. And, ayan, Stage of Christ, The Redeemer, Rio de Janeiro, Brazil. So, dito pala sa exhibit na ito, makakapunta tayo, ano, at makikita natin. Or, makakakuha tayo ng glimpse ng mga isa, or ng mga beautiful places of the world, or located here in the world. Okay, ayan. So, dito tayo. Then, the Great Wall of China, of course, located in Beijing. So, ayan, sa napakababa. Again, we have the Hanging Garden of Babylon. Napupunta naman tayo, of course, so di natin kakalimutan ang mga magagandang locations or sceneries here in the Philippines, starting, of course, with the San Juanico Bridge. Ayan. Then, we also got, hinaan nyo, of course, Pagsanhan Falls in Laguna. Then we go to, of course, Banal Rice Terraces. Then, huwag din natin kakalimutan, Puerto Princesa Underground River. So, of course, kapag meron tayong river, meron ding hidden valley. And, huwag natin kakalimutan. Yes, we got Kapurpurawan Rock Formation in Burgos, Ilocos, Norte, 100 Islands. And, sa baba is, meron ding Hinulugang Taktak. Then, ano ba to? Okay, walang nakalagay. And, bago lang sa akin to, Tooth Island daw. Tooth Island.
then we got mayon volcano. So ayan, so makikita natin napakarami pala talagang faults and mga land sceneries here in the Philippines. Kaya nga naman, talaga, choose Philippines. Dapat tayo. Okay, so ayan, nakikita natin naman sa wall na ito ang tagline nilang International Year of Indigenous Languages. So may corona pala dito. Sino ba may corona na ito? Hindi ko alam kung sino Miss Universe Philippines. Pero ayan, dito yung kanilang place para mag-picture.